Kung si Ramon Magsaysay ay tinaguri ang idolo ng masa, si Diosdado Macapagal naman ang tinaguri ang kampiyon ng masa, dahil sa kanyang pagmamalasakit sa kalagayan ng mga mahihirap sa Pilipinas. Pero, sino si Diosdado Macapagal? Si Diosdado Macapagal ay isinilang sanayo ng San Nicolas sa bayan ng Lubao, Pampanga noong 28 ng Setyembre taong 1910. Si Diosdado Macapagal ay ikalawa sa apat na anak ng mag-asawang Urbano Macapagal at Romana Pangan. Mahirap lamang ang buhay ni na Diosdado Macapagal, ngunit hindi ito nakahadlang upang siya ay makapag-aral. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Lubao Elementary School at nagtapos bilang valedictorian noong 1925 at nag-high school sa Pampanga High School at nagtapos bilang salutatorian noong 1929. Dahil sa angking talino ay nakatungtong siya ng kolehiyo at naging scholar sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Bachelor of Arts in Political Science noong 1929. Noong 1930 ay pumasa siya sa civil service exam na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang makapasok bilang clerk sa Bureau of Lands noong 1932. Dahil sapat na ang kanyang kinikita ay naisipan niyang bumalik sa pag-aaral. Nag-aral siya ng batas sa Philippine College of Criminology noong 1932, ngunit, sa Universidad ng Santo Tomas niya ito ipinagpatuloy at natapos noong 1936. Nang taong ding iyon, kumuha siya ng pagsusulit sa bar kung saan siya ang tinanghal na may pinakamataas na marka. Nang makapasa ng pagsusulit sa bar ay agad siyang nagtrabaho bilang katulong na abogado sa opisina ni Ross, Lawrence, Self at Carrasco mula 1937 hanggang 1940. Bukod sa pagtatapos ng kursong abogasya ay nagtapos din siya ng Master of Laws noong 1941, Doctor of Civil Laws noong 1947 at Doctor of Philosophy in Economics noong 1957. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay pansamantala siyang sumali sa samahan ng mga gerilya sa bansa. Nang matapos ang digmaan ay nagtayo siya ng sariling law firm at nakilala bilang isang mahusay na abogado. Nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap ng tungkulin sa gobyerno. Noong 1946 ay naglingkod siya bilang Chief of Legal Division sa Department of Foreign Affairs. Noong 1947 ay hinirang siya ni Pangulong Elpidio Quirino bilang pinuno sa misyon ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa mga Ingles tungkol sa paglilipat ng karapatan ng Turtle Island sa Pilipinas. Taong 1948 ay hinirang siya ni Pangulong Quirino na maging ikalawang kalihim sa Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Nang magkaroon ng eleksyon noong 1949, nanalo siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Pampanga, at nang magkaroon ng halalan noong 1953 ay muli siyang nanalo. Bilang kinatawan ay marami itong naisulat at naipasang batas, tulad ng Rural Health Law, Rural Bank Law, Barrio Industrialization Law, Minimum Wage Law, at marami pang iba. Dito nagsimulang makilala at maging tanyag si Macapagal at tinawag bilang kampiyon ng masa. Noong 1958 ay nanalo siya bilang pangalawang pangulo ng bansa at noong 14 ng Nobyembre taong 1961 ay nanalo siyang pangulo laban kay Carlos P. Garcia. Nanumpa siya bilang 5th pangulo ng 3rd Republika noong 30 Disyembre taong 1961 sa harap ng kataas-taasang hukom na si Cesar Bengson. Sa panunungkulan niya ay maraming mahahalagang bagay ang kanyang nagawa para sa bayan. Ilan sa mga ito ay ang pagiging matatag ng kalagayan ng pananalapi laban sa dolyar, paglunsad ng socio-economic program, paglunsad sa reformang pangsakahan at marami pang iba. Pinagtuunan din niya ng pansin ang mga magsasaka. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, nagsimula ang pagtatanim ng miracle rice sa ibayong pananaliksik ng International Rice Research Institute. Siya rin ang nagpasimula ng infrastructure projects tulad ng North Diversion Road at South Super Highway. Siya rin ang lumikha ng mga tenements housing projects upang mabigyan ng pabahay ang mga walang matirahan sa Kamaynilaan. Sa panahon din niya na itatag ang Philippine Veterans Bank, Asian Development Bank in Manila, at marami pang iba. Naisakatuparan rin niya ang pagbibigay sa mga magsasaka ng lupang masasaka,
sa pamamagitan ng Agricultural Land Reform Code na nilagdaan at naisabatas noong 8 ng Agosto taong 1963. Ipinagpatuloy din niya ang mabuting pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kalapit bansa nito sa Asia, sa pamamagitan ng pagpapakilala niya ng isang samahang panrehiyon na tinawag na Mafalindo noong 1962 na binubuo ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Ang samahan ay hindi nagtagal sa dahilang pag-angkin ng tatlong bansa sa Sabah. Sa kanyang panunungkulan ay muli niyang ibinalik ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan tuwing 12 ng Hunyo na dating ipinagdiriwang tuwing 4 ng Hulyo. Pinalaganap rin niya ang wikang pambansa, sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga pasaporte, diploma sa pag-aaral, traffic signs, selyo at credentials na pandiplomatiko. Sa mithiin niya na maging pangulong muli ng bansa ay tumakbong muli siya sa pagkapangulo sa halalang pampanguluhan noong 1965, ngunit, natalo siya laban kay Ferdinand Marcos. Sa pagre-retiro niya sa politika ay nagkaroon siya ng bagong mapagtutuunan ng pansin, ito ay ang pagsusulat ng mga aklat. Ilan sa mga naisulat niya ay ang Democracy in the Philippines, A Stone for Edifice Memoirs of the President, The Philippine Turns East, at marami pang iba. Siya ay binawian ng buhay dahil sa atake sa puso, pneumonia, at sakit sa bato sa Makati Medical Center noong 21 ng Abril taong 1977 sa edad na 87. Naiwan niya ang kanyang asawa na si Evangeline Macoraeg at kanilang anak na sina Maria Gloria at Diosdado Jr., kasama ang kanyang mga anak sa unang asawa nito na si Purita de la Rosa, na sina Maria Cielo at Arturo. Inilibing ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani sa Taguig sa Maynila. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video, maraming salamat po.